atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Linggo, a-onse ng Setyembre. John 14:1-14. Si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ang Amang nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa akin sa pangalan ko. 2 Chronicles 20:1-21:1 Digmaan laban sa Edom. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo yon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan.
Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon, sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Huda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Binayas na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng Libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Kora, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh, at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga mga-awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila-sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Ammonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila-sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. Tatlong araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ikaapat na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy, tinawag na Libis ng Beraka ang lugar na iyon.
sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem at tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Gayunman, nanatili pa rin ang mga dambana ng mga pagano. Hindi pa lubusang nanumbalik ang mga tao sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat, buhat sa simula hanggang wakas, ay nakasulat sa Kasaysayan ni Jehu na anak ni Hanani, na bahagi ng Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Dumating ang panahong si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Ahazias, isang masamang hari ng Israel. Nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion-Geber. Sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer, anak ni Dodavahu na taga Maresa, laban kay Jehoshaphat, "Dahil sa pakikiisa mo kay Ahazias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo." At lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. Namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lunsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. Psalm 78:56-72. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari panang lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos, sa kanila ay nagalit, nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong tol ng tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanilang mga binata ay nasawi sa labanan, dalagamang magaganday, wala nang mapangasawa. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa, ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising, si Yahweh ay nagbangon. Ang katawan ay masigla, tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na iniinom, pinaurong ang kaaway, lahat niyang katunggali, napahiya silang lahat, pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose, sadya niyang itinakwil, at di niya pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip, pinili niya'y ang sambahayan ni Huda at ang bundok naman ng Zion, ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na santuwaryo, katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot, isang pastol ang napili
si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.